Magandang magandang hapon sa ating lahat, mga learners. Maulang hapon. Magandang hapon po sa mga learners natin, sa parents, sa mga teachers, at sa mga EdTech enthusiasts na nakasubaybay mula Luzon, Visayas, at Mindanao na nanonood ng ating Kitulay online tutorial ng ating Empowerment Technologies. Hello po, ako po si Tutor Junel mula SDOA Locos Tour na magbabahagi ng ating paksa ngayong hapon. We are now on week 4, bilis no, week 4, quarter 4, at samahan niyo po ako ngayong hapon kahit maulan. Hopefully, hindi po mapuputo lang ating internet. Live na live po tayong mapanood, napapanood sa ating Itulay FB page at Itulay YouTube channel every Monday from 4:40 to 5:20. Kaya i-share na natin ang ating live session ngayong hapon upang mas marami pa tayong matulungang learners. Gamitin lamang ang hashtag na Itulay Level Up. At halina, ihanda na ang inyong mga panulat at kwaderno at isipan para mas marami tayong matutuhan ngayong hapon. Ayan, so... Gaya ng sabi ko, maulan. Ang ulan-ulan po dito sa amin ngayon. Hopefully, hindi mapuputol ang ating internet at hindi bimigay yung ating internet. Ayan. So, thank you sa mga naka-tune in. Meron akong nakita dito ang aga-aga niyang mag-tune in. My God. Ito, 8:51 p.m. Baka kagabi to. Ang aga-aga niya. Ayan, babatiin na natin yung ating mga viewers, mga learners from different schools all over the Philippines, at yung mga EdTech enthusiasts natin na nasa ibang bansa. Actually, may nag-message sa akin, taga-ibang bansa daw siya. Kalimutan pong tinignan yung pangalan niya kanina. And then, i-reflex ko po siya next week. Eto, batiin na natin tong ating mga learners. Ang pangalan niya, yung unang nag-log ng ating message dun sa ating comment section, ay si Gray Zerny, paano ba ano to i-pronounce? Echo yan? Okay. Excuse me kung mali po ako. Sorry po kung mali po ang ating pagka-pronounce. Turuan niyo po ako kung paano ito i-pronounce. Ayan. Good afternoon din kay Renz Guyver Calianta, kay Kerobin Gabriel William Moore ng Novaliches High School ng SDO Quezon City, kay Hannibal Lizardo, watching from Tagudin National High School daw, kay Judy Ann Natad ng Hume Street, ang advisor daw niya ay si Sir Rolly Abad. Ayan, kay Catherine Gatwood, Daos, Hume Street rin. Kay, meron pa ba? Meron pa. Kay Enrico Dalupan, kay Christine Brunya, kay Yean Marquez. Parang ang dami-dami nating nanonood ngayon. Ayan. Sana ma-maintain natin yan at the end. Sana madami pa rin ninyong manonood hanggang sa huli. Walang iwanan. Wala pong iwanan, ha. At marami tayong matututuhan ngayong hapon. So this afternoon po, ayan, babalikan ko po ulit later yung ating mga learners na nag-flex ng kanilang mga names. At para naman ma-recognize din sila sa ating stream ngayong hapon. Ayan po. Ngayong hapon po, we will be focusing on the topic, online creation tools, platforms, and applications. Gaya ng sabi ko po, nandito na tayo po sa week 4. Ang bilis. Ilang linggo na lang yung natitira. Ilang SLKs na lang yung ating papag-aralan. So, konting-konting tiis na lang at matatapos din ang school year na ito. Okay. So, before anything else, nais ko munang pasalamatan ang SDO, NCR. Ito po yung gamit nating SLK ngayong hapon. Ayan, kumikidlat na po sa labas. Ayan, narinig niyo yung kidlat. May kidlat po at kulog. Ayan, lumakas yung ilaw. Nagkoflactic yata yung current. Okay. So, yan po yung gamit nating SLK ngayong hapon. Okay. So, start na natin para hindi tayo masyadong matagalan sa ating lecture. And madaming-madami po yung ating naihanda ngayong hapon. Okay. So, tingnan natin yung ating mga lesson, yung lesson natin last week. Okay. So, last week, ang lesson po natin na diniscuss ay ito. Yung ating imaging and design for basic image manipulation. Okay. If you could remember, meron akong challenge na binigay sa ating mga learners. Yung challenge natin, di ba sabi ko, you will be creating a poster or a flyer or a campaign material which represents your passion o kaya yung inyong core, ay yung course daw, yung inyong mga strand. Ito yung mga interest, di ba? And ang dami-daming overwhelming po yung ating mga natanggap na outputs, and I have chosen only 4. Ayan, if you flex ko na po, yung napili kong, napili.
nating i-feature ngayong hapon. Okay. So, umpisahan na natin. Ito yung diniscuss natin last week. Ito yung kanilang output. Unahin na natin si ang ating mahusay cutie of the week, si Andre Lord Blasquite ng Tagudi National High School. Ito po yung kanyang output. He's talking all about human rights at kasi humes nga naman siya. Okay, so ang ganda-ganda ng kanyang output. So, this is a poster made through Canva. Ayan po. Okay, next naman po natin si mahusay cutie of the week, si Eliza Leal ng 12HE1 ng Tagudi National High School. Ito po yung kanyang output. She is advocating health and wellness. Siya ay isang student ng technology TVL. Okay. Technical, Vocational, and Livelihood Program. Ito po yung kanyang output. Ayan. So, congratulations. Meron pa tayong isa, si Irish Manzano, 12ABM2. And she is talking all about advantages of taking ABM strand, tapos jobs and courses and careers when you are going to take kanilang mga ginawa. Congratulations sa'yo. Congratulations din sa ating last. Ito, apat lang po yung pinili ko. Ito yung mga medyo okay na okay. Ayan. So, we're back. Nawawala yung internet natin. Ayan. So, tignan na natin yung next. Nawawala pa yung internet. Nangyayari po talaga yan pag online. Sorry for that. And we could not avoid such. Okay. So, congratulations sa ating mahusay cuties of the week na naghamon, na ating hinamon at nagbigay po ng kanilang mga outputs. Congratulations sa'yo. Sa lahat ng mga learners natin. And hopefully, sa ating next na hamon or next na output na ipapasa natin, madali na naman yan. Pwede na naman natin gawin sa Canva. And kung mayroon tayong time later, we will be demonstrating the use of Canva. Kahit mga basics lang po. Nagamit sa Canva ay pwede nating gamitin yung Canva for our output. Okay, so let's now have our quick review. Tignan nga natin kung meron tayong natutuhan last week, hindi lang puro output. Sana alam nyo din ito para naman pag tinanong tayo, ay alam din natin yung ating mga isasagot. Di po ba? Ayan, so i-type na po ang 1. Type nga ang 1. Mag-type nga po ang 1. Ang 1. Kung ready na kayo. Okay, so let's have our quick review. Ganito pong gagawin, no? Ganito yung gagawin natin. So, yung number, may question ako na ipopos ito. This is just a multiple choice type of questions. Tapos, sasagutan lang natin ng A, B, C, or D. Ayan. So, pabilisan ulit yan. Titignan natin kung meron tayong naalala sa ating diniscuss last week. Okay. So, habang nag-aantay ako, kung nagtatype sila ng 1, tignan muna natin yung ibang nag-message sa atin. Okay. Sabi ni, congratulations daw, kuyas and ates. Ayan. So, kinukongratulate kayo. Meron pa? Merong nag-message dito. Si Jessa Sora Barnacha, 12ABM2. And then, meron pa ba? Ayan. Pagbati sa inyo, sabi nila. Okay. Meron pa yata. Good afternoon daw, sir. Legaspi Rhea Luisa, 12 Humes 5 ng THS. Ang subject teacher daw niya is si Sir Dan Joseph Bilog. Sir Dan Joseph, thank you for letting your students join my live stream sa ating live session ngayong hapon. And sana wala rin iwanan. Ayan, ready na sila. So, meron na akong nakitang 5. Ganito ha. May question, number, and then you have your answer. Okay, so let's now proceed. Na natin ang ating unang katanungan. Okay, so ito na yung unang tanong. In basic image adjustment, ito yung didiscuss natin last week ha. If you want to remove parts of an image, gusto mong tanggalan ng para may ibang parte ng image, anong tawag natin doon? O, you can call it blank. Okay, let's have the choices. Ito po. A, crop.
B, delete, C, resize, and D, rotate. Okay, type na natin ang ating mga answer sa ating comment section para makita natin yung ating sagot. So, ayan. Tignan na natin yung mga sasagot ng ating tanong. In basic image adjustment, if you want to remove some parts of the image, you can. Ayan, sabi, okay, tignan natin yung iba. One daw ay A, tignan natin kung tama yung mga sagot nila. Okay, tignan natin kung tama, tanggalan or remove the parts. Ayan, so ang daming sumagot. Tignan natin yung tamang sagot. So, 10 na yung nakita ko yata. Okay, so tignan natin yung tamang sagot. Nakuha nila ay, okay, so congratulations sa mga nakakuha ng letter A. Okay, so naalala pa nila yung ating lesson last week. Okay, so let's proceed to number 2. Umaya, kunin natin yung score nyo ha. Ay number 2 natin. Okay, number 2 question natin ay, in basic image adjustment, if you want to make an image larger or smaller, you can blank it. Ayun. Diba? Anong tawag natin dun sa basic image adjustment na kung gusto mong paliitin o palakihin, anong tawag natin dyan and dun? And these are the choices. A, crop. B, delete. C, resize. And D, rotate. Ano yung tamang sagot? Okay. Tingnan natin yung tamang sagot. Number 2. In basic image adjustment, if you want to make an image smaller or larger, you can blank it. C. Sabi niya C, resize daw. Sabi niya, lahat naman yata sila ay resize. Ayan, tignan natin kung tama yung sagot niyo. Number 2 ay C daw, resize. Tignan natin kung tama. Let's see kung tama yung inyong sagot. And let's see. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the correct answer is letter letter C. Ayan, yan na po yung tamang sagot. Letter C po ang tamang sagot. Ayan, congratulations ulit sa mga nakakuha. Next natin na question. Una yung mga ano, no? Number 3. On the different images displayed, ayan, may mga images i-display mamaya. Which among them represent Apple Photos? Ano yung Apple Photos dito? Dito sa apat na to. Ayan, apat. Nasaan dyan yung Apple Photos? Saan dyan yung image na nagre-represent ng Apple Photo? Okay. A yung isa, B yung isa, C puro-puro photos naman po yan. Sige, pumili na lang tayo ng image na nagre-represent ng Apple Photos. Number 3 na po yan. Ayan, number 3. Okay, the correct answer is, so may nakita na akong 6, 7 na sumagot. Ayan, so tignan natin yung tamang sagot. The correct answer is letter, may humahabol pa. Ang sagot daw ay letter C. So karamihan ay letter C. Tignan natin yung tamang sagot kung letter C na. Nga talaga. Okay, the answer is letter C. Okay, congratulations ulit sa mga nakakuha ng tamang sagot. Let's proceed to number 4. Okay, this refers to the basic unit of an image. Ano yung tawag natin dun sa basic unit ng image o yung nagko-comprise ng isang image? Ano yung pinakamaliit na nagko-comprise ng isang image? Anong tawag natin? We have A, gallery, B, palette, C, pixels, D, size. Number 4, this refers to the basic unit of an image. Anong tawag natin dyan? Okay, number 4 na po tayo. May sumagot ulit. Yan, sabi nila 4 daw ay letter C. Tingnan natin kung tama. Okay, sabi ni Mel Dillion, it's pixel, Kerubin C, 4C. Sabi ni JB Hermoso, 4C. Sino pa? Si Yean Christine Marquez, letter C. Si Hannibal Lizardo, letter C. Okay, let's see kung tama yung ating sagot. Ayan, let's see. Ang sagot natin ay letter C. Oh, congrats sa mga nakakuha. Wala pa yatang nakakuha ng maling sagot. Puro tama lahat. Ayan, so ang galing-galing naman ninyo. Okay, let's proceed to number 5. Okay, sabi dito, all these different icons of editing software displayed, which among them represent Photoshop? Nasaan dyan yung Photoshop? Tignan natin. Okay? Saan dyan yung Photoshop? Saan yung icon dyan? O editing software na icon na nagre-represent ng Photoshop. Okay, tignan lang natin. Tapos ano yung Photoshop dyan? Pare-parehas yata yan, no? Okay, hopefully, tama na naman sila. I think wala pa akong nakikitang maling sagot. Nagaling naman ninyo. Okay. So the correct answer is, tignan na natin yung tamang sagot. Ayan. So karamihan ay letter C ang sagot. Tignan natin ang tamang sagot. Ang answer ay letter C. Okay. So congratulations. Let's give a clap to our learners na nakakuha ng 5. So ayun yun. Lahat yata kayo nakakuha ng 5. And congratulations sa inyo. Okay.
So, excited na ba kayo? Ready na. Ready na sa aking lecture. So, yung mga nilecture natin, connect lang natin. Di ba last week gumawa tayo ng ating, nagmanipulate tayo ng image. Yung image na yun, imamanipulate natin. Ngayon naman, gagawan natin ng panibagong twist. Okay. So, our most essential learning competency ngayon, evaluate, we will evaluate an existing online creation tools and platforms and applications in developing ICT content. Ano yung gagawin natin na ICT content? Mamaya, ibibigay ko po yung ating ICT content mamaya. Okay? Bibigyan natin yung ICT content mamaya at tignan natin kung magagawa ulit natin yon. That will be your output for this week's lesson. Okay. Nana natin ating lesson proper. Okay, so let's now proceed with our lesson. Okay, ang unang tanong, ano ba ang difference ng dalawang ito? Okay, ito yung mga tanong natin. What are platforms ba? Ano ba ang platform? Di ba diniscuss na natin yan, I guess. In our lecture before, diniscuss ko na ang difference ng platform sa application. Or how do this differ from application? How do this help us develop our ICT content? And another question is, what are the existing platforms that are available online? Online, ha? Tignan natin to, online. Yung mga yung pre-present natin noon, hindi mga online yon. Karamihan doon ay offline. Ito naman ay online. O, di ba? Kailangan natin ng internet. So, anong mga available online platforms and applications na available that can create our content for a specific purpose. Kung halimbawa, lahat tayo ay strand ABM, strand ICT or any, this content could be used for our content for a specific purpose. Halimbawa, gagawa tayo ng website, di ba? So, tingnan natin kung mayroong nakaalala. Ano ba ang difference ng platform sa application? O, sige nga, anyone who can give me the correct answer for this? Okay. May nagme-message ulit. Medyo, sige, i-type lang natin yung ating mga sagot kung ano ba ang difference ng platform sa application. Pag sinabi natin platform, di ba, sabi natin dati ang platform ay ganito. At tapos sabi natin application ay ganito, di ba? Sige. Merong isang word doon na gusto kong marinig o gusto kong mabasa mula sa ating mga learners. Ano ba ang platform, di ba? Ayan. Naroon ba? Parang natulog na kayo. Bukay matulog, mamaya na lang. Maulan kasi eh. Inaantok na sila. Sige. Antay ako ng mga sagot natin. Anong difference ng platform sa application? Okay, sabihin ko na, di ba? Di ba sabi natin na ang platform dati ay napoprogram? If you cannot program it, then it's not a platform, kunana idios. Sabi niya noon, pag di daw natin maprogram, hindi daw platform. Therefore, pag platform, kagaya ng Facebook, di ba na ipoprogram natin yun? That's a platform for us to do things, di ba? Then, that's a platform. Pag hindi niya nagawa yung mga bagay na yon, that is only an application. Then, an application is only used for a specific purpose, di ba? A specific purpose lang. So, hindi natin napoprogram yung mga ginagawa natin doon sa application na yon. So, that's the difference between a platform and an application. Okay, to dig deeper kung anong ibig niya sabihin. Okay, let me read. Meron na akong nabasa. Sabi ni Catherine Gatod, an application is a computer software that is designed to help the user perform a specific task. Okay, tama yung sinabi natin. It's only intended for a specific path. Specific task. While a computing platform includes hardware and architecture. Yan ang sabi natin. Pinoprogram natin lahat yung mga bagay-bagay. Okay, sabi ni Kerobin Gabriel Villamore, sabi niya, ang application po is a computer software. Okay, tama nga din naman yan. Okay, so meron pa ba? Sige, type nyo lang yung inyong sagot at babasahin natin. Okay, now let's now proceed to our online creation tools and applications for specific purposes. Tignan natin, okay, yung mga iba't ibang klase ng tools na ito. Okay, so let's now proceed with the first two tools. Okay, I hope familiar sa inyo to, yung dalawang yan. Okay, pag nag-create tayo ng audio, example niyan yung AU. Ano ba yung AU? Di ba? Yung AU na yan. Nag-edit tayo ng audio. Kailangan natin yung AU na yan. That's one concrete example of an audio and visual content creator. O Adobe Editor o Adobe Audition ang tawag natin dyan. Pag nag-create naman tayo ng infographic, yung isa ay Canva. Ano ba yung mga applications na yan? Yung audio, these are the tools and applications that allow users
to create, edit, trim, and remix, and publish, even publish certain kinds of musics and sound. Diba, pag yung nung mga high school tayo, diba mahilig tayo maki-join ng mga cheer dance, tapos yung music na ginagamit natin ay ini-edit natin. So ang gamit natin dyan ay, isa dyan ay yung Adobe Audition. So ito pa yung may ibang-ibang klase ng examples. Si Hobnax Audio Tool, si Twisted Wave Audio Editor, si Audi Trimmer. Yan yung mga examples na pwede natin gamitin to edit audio. Okay, aside from what is mentioned, meron pa ba tayong alam? Okay, meron pa ba tayong alam na pang-edit ng audio? I-type lang natin sa ating mga comment box at tingnan natin, i-recognize natin yung inyong sagot. Okay, so while waiting dun sa ating mga sagot ng for audio infographics, ito naman ang infographic. If we are also creating an infographic online, this tool allows us or gives the users the chance to create a creative and stunning infographic. Di ba karamihan ng output na pre-present ko kanina ay gawa sa Canva. O yan, so Canva, online yon, so kailangan na internet connection pag gumagamit ka ng Canva. Okay, example ng ibang-ibang mga software pa na pwede natin gamitin ay yung Creately, Pictochart, at Canva. Ayan, so yun yung mga iba't ibang klase ng software for audio and infographic. Okay, next. Tingnan naman natin yung next. Okay, next tool. Ay, excuse me. Nag-proceed siya. Okay, next natin ay sa video naman. Pag video naman, pag online video naman, these tools and applications allow users to edit and create videos online. Example nito na nandyan, di ba nandyan nakikita natin, ay si Powtoon. Pag presentation naman ay si Prezi. Okay, yung example ni video, Powtoon, pwedeng WeVideo, pwedeng YouTube Video Editor. So pwede tayong mag edit ng video online. Ayan. Meron pa ba? Meron pa ba tayong alam? Meron pa ba tayong alam na video? Sige, i-type lang natin. Sige, kung gusto nyo, ilagay nyo yung mga elements ng multimedia elements natin, tapos i-type natin yung application para ma-recognize. Kasi sa dami ng application na yan, may mga alam ako, may mga alam din kayo na hindi ko alam, syempre, di ba? Okay, type lang natin. Okay, punta naman tayo sa presentation. Pag online kasi ito eh. Okay, yung presentation naman. Presentation content creation. Okay, these are tools and applications that let the user utilize images, videos, and graphics on their presentations to get into their minds of their target audience. Itong ginagamit ko, itong present na ito, napakaganda niya. Most especially dun sa mga transitions niya ng bawat slide. Oh, itry niyong gamitin to at maa-amaze kayo sa result ng inyong mga gagawin na presentations online. Ayan. So pwede niyong mag-gumawa ng inyong mga account, tapos pwede niyo nang i-download yung installer niyan, tapos itry natin yung paggamit ng Prezi. Okay, another example po niyan ay si Haiku Deck at saka si Images. Okay, so Haiku Deck at saka si Images. Yung number one si Prezi. Okay, sabi ni Kerabin Gabriel Villamor, sabi niya, CapCut daw po for video editing. Okay, congratulations sa'yo, Kerabin Gabriel Villamor. Yan, UCut din daw also for video editing. Meron pa ba? Sige, type lang natin. Okay, type lang natin. Yung ating ano ah, yung mga alam natin. Si Catherine Joy Gatwood Daos, sabi niya, Viva Video. Okay, sabi na ni Rodel De Mesa, Tutor Junel, hindi po ako makaka-add ng work sa link po. Ay, yes, mamaya i-update natin yan. Okay? I-update natin yung link na yan para ano, hindi niya ata na-i-present yung kanyang output, si Rodel De Mesa. Sana sinend mo na lang sa akin sa messenger yung output mo. Okay lang naman yan. Kung hindi kayo makasend sa link, you can just send it to me sa ating messenger. Tapos pwede naman ako i-message. Okay. So try na natin yung next. Okay. Next is for memes. Sino mga mahilig ng memes dito? Okay. Sabi ni Leah Margaret Makusi, sabi niya Filmora daw. Ayan, Filmora. Yan din yung gamit ko. Si Chari Letran, kinemaster daw for video editing. Okay, next na tayo. Punta tayo kay memes. Mahilig ba kayo ng memes, di ba? Hilig-hilig kayo ng memes. Nagpo-forward ng mga kung ano-anong mga ginagawa natin. Mag-a tayo ng memes, mga memes natin. Memes, parang gano'n. Okay,
The internet is full color for and videos because audiences love them and sharing them. Siyempre, yung memes get copied and spread rapidly, lalo na pagka, lalo na nung election, ang daming memes, di ba? Ngayon, meron pa bang memes? Meron, marami pa din. Yung mga forwarded memes natin, madami pa din. And these are the application and tools that makes meme creation easier. Okay, ito yung pinakasikat, yung I'm Gur. I'm Gur ba ang pronunciation niyan? Tapos meron pa tayo si Rage Comic Generator at si Quick Meme. Okay, so ito yung mga panggawa ng memes. Okay, so i-capture lang natin yan kung gusto natin gamitin. We can just download that for our online content. Okay. Mm-hmm. Sabi ni Kerobin, masaya daw po ang gumawa ng video editing kasi nagagamit sa output. Yes, tama nga naman. Pag nagpipresent ka ng mga lectures mo, just like in your class output, you can use. Meron pa, photo play. Viva Video Filmora. Okay na, Master. Okay. Mematic, sabi ni Catherine. Okay. So, I hope alam na natin yung mga yan. Hindi na kailangan siguro ituro sa atin isa-isa yan. Sa dinami-dami, we will consume siguro 1 year nating mapapag-aralan yung mga editing tools na yan. Madami na available online for our tutorial lessons para matuto tayo dyan. Okay. Next. Punta tayo dun sa next naman. Okay, kung merong online content, audio and visual content, meron din tayong, ayan, audio, ay meron din tayong online offices. Ito yung mga applications and tools just like word processors, spreadsheets, slides, and survey forms that work in cyberspace. Okay, merong dalawang most common, ito yung pinaka-common. We have here yung gawa ng Microsoft at sa Google. Kukontest sila, pwedeng online to eh. Okay, pwede kasing online yan. Punta ka lang sa office.com. And then kung merong account, may libre naman, pwede natin gamitin yan. Same is true as ating Google. Google, meron silang mail, may Google Mail, may counterpart yan sa office. Pag Google Mail sa Google, doon naman sa office, yung Outlook. Kung meron namang Google Docs doon sa Google, sa office naman, may Microsoft Word. Kung merong Google Drive sa Google, merong OneDrive sa office. Kung merong notes sa Google, may OneNote naman sa office. Okay. Kasi may, kung merong Google Sheets sa Google, sa office, meron siyang Microsoft Excel. So may counterpart ang bawat application. Okay. But these are online. Okay. You just go to your account. O kung meron kayong account sa office, you can just avail this online. Okay. And meron yung mga magagawa kayo sa online na hindi nyo nagagawa pagka gamit nyo yung desktop version niyan. May mga advantages. And disadvantages din, of course, syempre kailangan din natin ng internet. Okay, magbigay pa nga ng alam na office, may WS office rin po, sabi ni Kerobin. Ang active-active ni Kerobin, Gabriel Villamor. Okay, so pwede rin yan, di ba? Meron din yata sa, ano, sa ibang mga platforms. Okay, so tignan lang natin yung ibang platforms natin. Okay, so yun ang pinakasikat, yung dalawang yan. Proceed na tayo. Okay, next, punta naman tayo dun sa pangatlo, pag-content management system. Okay, yung content management system, this is an application which allows the user to publish, edit, manipulate, organize, and delete web content. Ito yung mga most web content creation platforms that are using CMS to develop ICT content for a specific purpose. Ano itong mga to? Yung mga LMS, content management system din yon, di ba? Natututo tayo. Kagaya ng Google Classroom is an example of a content management system. Ayan. Ganyan mga yon. Yung pwede natin, merong design manager, may content management system, tapos may website, may site visitor, tapos may content contributor, may editor, may approver. O ganyan. So pwede natin gawin yung mga yan. Okay. Sa ating, pwede sa Google Classroom yan, di ba? Content management system din yun. Magagawa mo yung mga bagay na yan sa iyong gawain ng pag-aaral araw-araw. Okay, so meron akong ginawa dati eh using, nag-program kasi ako dati. It's an LMS naman yon, pero it's just similar to CMS. Why? Because we are managing the content also. Okay, hindi ko lang ma-upload ngayon kung ewan ko pa kung nag-exist pa yung ginawa ko dati noong nagma-masters ako ng IT. Okay, so let us now proceed.
Now, so meron tayo ha, meron tayong online content management system, meron tayong offices at meron tayong audio and video. Okay, ano na po ang next natin? Next naman natin ay ang online platform. Yan, tapos na yung mga applications. Pupunta naman tayo sa platform. Okay, mga platform. Okay, yung mga platform can also be defined as digital services. Pag sinabi natin platform, ito yung mga digital services na nag-aalaw ng collaboration ng dalawa o tatlong interdependent group. Hindi sila dependent, but they are working in groups, but they are interdependent with the interaction through the internet. Okay, ito yung mga yon. And these online platforms also allows users to develop ICT content. Of course, pwede ka rin mag-connect, mag-communicate, mag-collaborate, mag-collaborate sa mga ibang users in the online world. For example, yung Facebook is one of the most popular online platform that is not only used for finding friends, di ba? And relative, but also has evolved as a place for marketing. Di ba ginagamit na rin yan for marketing and business? Di ba? Yung mga mag-online selling, ginagamit na ang Facebook as a platform for them to sell. Okay, meron ng mga ibang features. Meron pa nga yung ibang feature niyan eh, yung naghahanap ka ng partner. Naghahanap ka ng partner. Hindi pa yata ginamit yon. Mga dating app, dating kasama siya dyan sa Facebook as one of the services that you can avail. O, di ba? So, yan ang platform. Okay, so let's now proceed with the different existing online platforms that are available. Okay, una, si Prezi. Okay, sir, sinabi mo kanina application, tapos sinabi mo nga rin online platform. Siya, yes, it is both a platform and an online platform and an application. The same way. Bakit? Kasi, di ba, agaya ng sabi natin, na ipoprogram mo yung ginagawa mo, nagagawa mo siya. May mga services siyang ino-offer na similar sa isang platform. Okay, another is for cloud computing. Okay, in presentation, these are, balik tayo. Balik tayo. Sa presentation or visualization, ito yung mga online platform na nagsushowcase ng ating mga infographics, ng mga videos with other people. Okay, we can also name other applications other than this. Okay, next. Punta tayo sa susunod. Yung ating, next natin ay see for cloud computing. Ano yung cloud computing na yan? This type of platform will allow us to upload, of course, download, organize ng files, and online storage natin. Actually, yung ating, yung free cloud account natin ay may 1 terabyte, I think. O, di ba ang laki-laking file storage nun? Where we can organize, even though you are using your mobile phone, you are using your laptop, so kahit saan mo i-open, makikita mo yung files. Hindi mo na kailangan ng flash drive. Hindi mo na kakailangan ng ating mga thumb drives for you to save and organize your file. Why? Because we have your cloud computing. We have your cloud as a file storage. Di ba? Okay, these are the different examples ng file storage natin. Meron tayong Dropbox, meron tayong OneDrive, at yung pinakasikat nga yung ating Google Drive. Pinakasikat, isang sikat. Ayan. So anyway, ginagamit ko din po yung Google Drive at saka yung ating OneDrive. Kasi nga, nasasayangan ako dun sa laki nung kanyang pwedeng i-store. So yung mga backup ko nandyan na lahat. So, hindi na ako nagpa-flash drive. Yung mga flash drive ko nandyan na lang sa aking bag. Okay. Yan po. Next. Mm-hmm. Next natin ay ito, yung ating social media. Mm-hmm. Social media, of course, alam nyo yan, di ba? Kaya pag sinabi natin social media, ito yung mga interactive online technologies na nag-enable na sa atin ng creation and sharing of information. Of course, ideas, career, interest, and other forms of expression through virtual community. Di ba may mga GCs tayo dyan na social media? Ayan, pinakasikat talaga yung Facebook, 'di ba? Meron tayong Facebook. Tingnan natin, may Facebook kayo, naka-join kayo ngayon sa akin. So may Facebook nga kayo. Yung mga nagre-recite sa atin, mag-join sa atin, may Facebook. Okay, sabi ni Rodel de Mesa, Wakelet po. Ayan, pwede rin 'yan. Okay? Wakelet daw po. Okay, meron pa, pag professional ka sa social media, yung LinkedIn, 'di ba? Okay, pag professional, pang professional 'yon. Okay. Next is yung for mapping. So ginagamit natin ito, tong platform na to, para maghanap ng geographical region or locations and sites that we cannot locate. Eh,
kayang hanapin niya ng mapping online platform. Okay. So, ang gusto mong i-program, ilang kilometro kaya mula dito sa Ilocos hanggang dyan sa Metro Manila? Okay, kayang i-compute yan. Ilang oras ba ang paglakad? Ilang oras ba ang pagbabas? Or nakocompute niya kung may traffic, nakikita niya kung may traffic sa isang lugar. Okay, and that is a mapping online platform. And that is, we call that mapping. Okay, ito pa. We have Google Maps, we have Wikimapia, we have Bing Maps. Ayan, and ang pinakasikat yan, Google Map. Meron pa isa, I think, di ba? Yung Waze, kung familiar kayo sa Waze. Ayan, na kung ginagamit nyo yun, may naghahanap kayo ng mga lugar, meron siyang Waze. O, meron mong Waze. Mapping online platform. Okay, so let's now proceed with that. Next. Okay, so next natin is for file management. Pag sinabi natin file management existing online platform, ito yung mga pwede natin gamitin for conversion ng files natin. Ko-convert ng file, ng audio, video, document into other formats without downloading the tool. So online, so pwede ka nang mag-convert ng file from the application. Ang pinakasikat dyan yan, yung ZAMSAR. Okay, yan. ZAMSAR ang tawag niyan. Yung icon na yan, hanapin lang natin yung ZAMSAR na yan. And, meron pa, Word to PDF, yung cloud convert, etc. Meron ba kayong ginagamit na pang convert? Sige, sabihin lang natin sa ating comment box at i-honor natin yan. Okay, four, last na ba ito? Meron pa, sa ating web page creation. Okay, yung web page creation naman natin, ito yung mga platform na nagbibuild ng web page. Of course, we can include color, text, images, and often contains links to media such as video and audio. Ayan, so pwede tayong mag-include ng audio and video sa ating web page. Pero ituturo ko yan sa klase ko, of course, soon, pag nag-meet tayo. Okay. Now, example, nung mga online creation tools for web page we have, yung ating WordPress, isang pinakasikat. Yung Wix, pwede rin yan. Pwede kasing gamitin ang cellphone dyan. At yung Weebly. Okay, sir, meron ka po bang ganyan? Yes, ginamit ko na tong mga to. And I let this one use by also my students. Ayan, and they find it. Tignan natin. Nilalang yung output nila next meeting. Ayan, titignan natin yung mga output nila para meron tayong basis kung paano ba gumawa ng ganito. We will be creating a multimedia content na gamit itong web page creation tool. Okay. Now, meron pa ba? Okay, ngayon, tanong ko, ano ba ang isang nature and purpose ng isang online platform and app? Okay, take note ah. Now, ang feature ng mga yan ito, even a high school learner, kung may skill ka lang without prior knowledge or superior knowledge in programming, you can construct a creative ICT content that are fun and interactive to users, di ba? We can create one kasi hindi mo na kailangan mag-program yung tinatawag natin na drag and drop applications. Drag and drop platform. Drag and drop, mag-drag and drop ka lang, nakagawa ka na ng application. And karamihan ng mga yan, hindi na kailangan mag-program. Pero kung gusto mong sophisticated na gawa, syempre kailangan mong matutong mag-program. Okay, and moreover, these web pages and websites evolve into tools and platforms useful for discovery, communication, and creation and co-creation. Pwede tayong mag-collaborate gamit nitong mga applications na to. Kagaya nito, available yan online. Anong kailangan mo? Hindi mo kailangan ng skill. And pwede natin portability. Sabi yung portability, we can use even a laptop, a desktop, or we can even use a mobile phone. We can change one tool to another. O, di ba? Okay, ang bilis-bilis na lang yata natin. Okay, so konti na lang kasi ang oras natin. I hope naiintindihan natin. O, maya, i-flex natin yung mga nag-great grip sa atin dyan. Okay, now, ngayon, tanong ko. Pag gumamit ako ng online platform, sir, which online platform kaya ang gagamitin ko at pipiliin ko? Okay, take note. Una, it should address your specific purpose. In choosing your online platform and application, you make sure that they have features that are fitted to your needs. Take note of that. They should help you to create a content that you want to develop. Of course, tama? It should specify, it should address your specific purpose. Okay, di ba? Yun yun. Okay, next natin, na criteria para magpili o para pumili ng isang online application or platform. Siyempre, it's easy to use.
good platforms and applications must have a friendly interface, user-friendly, di ba? It means that you can easily understand, manipulate, and use its different features. Kahit siguro, gaya ng sabi natin, hindi natin kailangan ng masyadong sophisticated na alam. Okay, di ba? Ganun yun. Okay, ano pa ang mga iba't ibang klase ng criteria? Next, it should have a collaborative features. Kasi this is a 21st century skill, so kailangan natin collaboration, mag-collaborate sa ating mga friends, classmates, and so on, sa ating mga schoolmates para magawa ang isang bagay, di ba? We can collaborate. Now, aside from the fact that collaboration makes us easier and faster to accomplish, better content will be developed if it's taught and worked on by more than one brain. Sabi nga, more brains are better than one. O, di ba? So, yon, may collaborative features. Ano pa ba? Next, ang pinaka-importante, ay ito, ayan, merong browser support. Okay, so, kailangan natin i-update yung browser natin from time to time para pag gumamit tayo ng application, sinusupport siya ng ating browser. O, di ba? Okay, so, may apat. Ulitin natin yung apat. O, ayan, it should address a specific purpose. It should be easy to use. It should have collaborative features. And last but not the least, it should have browser support. Okay, i-update from time to time yung browser natin. May it be pwedeng Edge yan or pwedeng Chrome or any type of yung ating mga browsers. Ito dapat sinusupport dapat yan ng mga yan. Kasi kailangan natin yan. Mostly gumagamit na yan. Okay, ayan. Natapos na ang ating lecture. Ito na. Sino nga ang may natutuhan? I-type ang 1. Kung mayroon kayong natutuhan, pwede nyo namang ulitin ito. Kung gusto nyo ulitin ito para medyo maintindihan pa natin ng konti yung ating discussion. Ayan, ibibigay ko na po yung ating learning task. Ayan, excited na ba kayo? Ibigay ko ang learning task natin. I-save natin yan sa ating link later. Ha? Ibibigay ko. Ayan, ready na daw sila. Okay, ngayon naman, gusto ko ito ang gagawin nyo. Now, if you were to invent an online platform, kayo ang bibigyan ng chance na mag-invent ng online platform at application. Ano ang pangalan at anong kailangan niyang gawin? Ano yung ginagawa niya? Ako, siguro sir, tanongin mo. Gusto ko yung application na nakikita ko na yung kausap ko na parang tao sa harapan ko. O di ba? Parang ganon. Sana ganon. O di ba? Madami pang kailangan gawin. Ngayon, ang output nyo would be, you draw new icon na in-invent nyo online gamit yung mga platform and applications. Tapos, you name it as your platform or online application or platform in for the future of para future applications. Malay nyo, mapili yung inyong ano ah, inyong app mamaya, di ba? I-upload nyo lang yun. Parang it's just created through Canva. Tapos, i-upload nyo lang yung inyong icon. Okay, icon lang ha. Icon lang ang hinihingi ko. Tapos, yung name niya. Tapos, sabihin nyo na lang doon kung ano yon, ano para saan yung application or platform for your future laptop. Okay, kung mag-i-invent kayo ng laptop in the future, yung inyong invention ng inyong app at platform ay kasali dun sa laptop nyo. Okay.